Hello guys, welcome back to my channel. Kayo ba po ay gusto nyo na maakit ang swerte sa loob ng inyong tahanan at mataboy ang mga negatibo sa pamamagitan ng pagpapausok ng star anise at ganoon din po ang pinulbos ng daw ng laurel? Ang video nito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Alam niyo ba po ang paboritong herbs ng mga psychic or mga albularyo or mga may dunong? Yan po ay ang dahon ng laurel at ganun din po ang star anise. At syempre, hindi mawawala dyan ang kapangyarihan ng asin. Yan po talaga ang mga, yung tatlong yan ang pinakamayor na nagpapalakas sa mga psychic ng mga kanilang kapangyarihan. Hindi mawawala yan dahil iba po yung mga aroma niyan na nagbibigay ng lakas ng kanyang talas at isipan. At ganun din po yung mga, parang mayroon pong binibigyan sila ng mga idea, lalo na po ang dahon ng laurel. Binibigyan sila ng idea kung paano nila susolusyunan ang mga bawat na nangyayari sa kanila. Ganun, halimbawa ikaw ay mag-concentrate, tapos ikaw po ay magsindi. Halimbawa kailangan mo ng pera. Ngayon, magsindi ka po ng ganito. Yan po, lutong-luto na sa akin, halatang-halata naman. At ang itim na ng ating ano, ito po ay naglalagay ako dito ng dinurog ng dahon ng laurel at ganun din po ang star anise. Sama-sama po siya dyan. At pagkatapos, nagsisindi ako ng berding kandila about sa financial. At habang yan po ay naaamoy ko yung aroma, nilalagyan ko rin po to ng lavender oil. Yan, nilalagyan ko din po siya dyan para yung pinaka, kapag nag-iinit na to at eto, umiinit na rin sa mismo lalagyan na natin, humuhunab po yan ng kabango-bango. Nagsasama-sama po sila. At habang ako yung nagdadasal, ako po yung nagkakaroon ng mga ideas kung ano mga susunod kong hakbang. O halimbawa, kagaya ng dati, magpapagamot po sa atin, or kaya mayroon po mga, yun nga po, depende sa mga pagamot. Halimbawa, ang kanilang ano eh, sa love spell, ayan, para lalong lumakas ang iyong kapangyarihan. Yun po ang tawag nila. Ayoko mabigkas eh, kasi baka po sabihin eh, ano eh, yung tipong, lalo yung iba pong nanonood na kontra po at hindi naniniwala sa ganito. Kumbaga, syempre, kung depende-depende po yan, kung halimbawa hindi po kayo naniniwala sa mga ganitong pamamaraan, eh pwede naman po natin i-skip na lamang po ang video at hayaan nyo na lang po yung iba na lang po naniniwala. Kasi ako po ay maraming nasaksihan at marami rin po kong mga natulungan sa ganyan, yung mga payo-payo na okay naman po na sa ngayon. At ganun din lalo na sa mga love spell na sila'y nagkatuluyan at ako naman na sinisisi nila dahil parang sila naman na nagbago isipan, yun ang hindi pwede. Pero ito po ay makakatulong sa inyo para lalo na po kayo ay maraming problema sa buhay. At kayo po ay pinagdadaanan ng maraming problema, makakatulong din po to, yung hunab nito, yung iikot po yan sa inyo, maaamoy po kaagad dyan kung sino man yung tao nasa loob ng inyong tahanan, na kahit sila po ay marirelax, magkakaroon po sila ng positive thinking at ganun din po yung halimbawa mainit ng kanilang ulo, ay yun po ay unti-unting mawawala. Kagaya po ng meron po nagpa, ang dami po yung gabi-gabi, halos gabi-gabi, meron po na nagpipicture ng kanilang tahanan at nagpapapunsoy ng kanilang tahanan. Kung kayo po ay gusto nyo, ganun din po, i-picture nyo lamang po at isend nyo po sa akin sa Instagram, Facebook page o sa Messenger. Ayun, kaya lang hindi ko po naman po lahat po na re-replyan pa. Pero kagabi, nasa 20 rin po sila na natignan po natin at sila po ay talagang anong-ano sa kahirapan. Ngayon, basta huwag kang mawala ng pag-asa, tapos gawin mo to. Ngayon, kung wala kang mahanapan ng ganito, pwede mong gawin sa kalan na lang. Mahinang-mahinang kalan. Pagkatapos, maglagay po kayo ng, ang gamitin nyo po ang kaldero, yung maliit lamang. Pero yung tipong hindi masusunog. Or kaya po, magawa kayo ng dalawang bato. Dalawang bato, kumuha po kayo sa inyong bahay, sa inyong labas.
Tapos yung tipong isang kalan na ano, gumawa po kayo ng ganun. Tapos kailangan yung mantika, kung meron po kayong lavender oil, kaya lang baka wala po kayong ganun, pwede rin po doon yung olive oil. Yun, olive oil, lavender oil, coconut oil, or virgin coconut oil, pwede po yan. Pagkatapos ilagay nyo po yung ating pong star anise at ganun din po ang dahon ng laurel. Kahit hindi po yung buo ha, kasi pag pumunta po kay supermarket, mabibili nyo po talaga doon, ay mas lamang ang durug na kaysa sa buo, kakaunti ang buo. Ngayon, may mga ritual din po tayo na pambuo. Kaya alisin nyo po yung buo, tapos yung durug na lamang inyong itodo doon. Ganun din po yung star anise, dami-damihan nyo. At kapag yan po ay kumukulo na, kumukulo yung pinakaano, mangangamoy po yan. Iba yung herbs nung star anise at saka yan po ay nagpapatalas din ng ating kaisipan at halimbawa kayo wala ng pag-asa sa buhay. Yung ganun po, ibig ko sabihin nawawala na kayo ng pag-asa sa inyong buhay kagaya ng mga naramdaman ko dati, mga naranasan ko dati na ako'y natutulala. Kaya nga minsan di ba, sabi nila take a break yung sakit kat. Ayan, take a break muna sa mga nararanasan kung pwede nga lamang, di ba? Kaya lang, dire-diretso yan at kailangan masolusyonan mo yung mga problema na dumarating sa'yo. Ako yung natutulala rin po talaga ako dyan, hindi ko na alam kung anong aking gagawin. Ngayon, ganun po ang mga ginawa ko. Ang dami-dami ko po mga pinagagawang ritual na ang talagang nakatulong po talaga sa akin. Dahil ako nga po yung nawawalan na ng pag-asa. At alam po yan ang mga tao malalapit sa akin, mga nanay ko, kapatid ko, alam po niya yung mga hirap kong pinagdaanan. At lalo-lalo na yung mga taong wala naman nakakaalam sa yung buhay ay nanghusga. Kumbaga, ako na itapo na sa akin lahat-lahat ang mga panghuhusga. Lahat. Todo-todo na. Talagang ikaw ay nasa kinauupuan mo. Ay nako, at yan lumulubog. Ay lumubog na ako sa sobra-sobra talaga ang mga naitapo na sa akin. Lahat itinapo na sa akin. Ngayon, ako'y natutulala sa mga nangyari sa akin. Pero inisip ko, mga anak ko, inisip ko kung ako'y bibigay, anong mangyari sa amin? Kaya ang ginawa ko, yung mga nalalaman ko, ang pinag-aano ko sa akin sarili. Kaya sabi ko, halimbawa may nag-aano sa akin, sabihin ko, ako ay nagkaroon ng ganito nang dahil sa sarili kong diskarte, sa sarili kong idea, sa sarili kong mga kaalaman. Kaya ako naman, ay sinishare ko naman po sa inyo. Dahil gusto ko rin po na balang araw, magkita-kita tayo, tapos magkakwenta ng tatawanan na lang natin yan. At maaalala nyo po ating mga pinagsasabi, yung mga sinasabi ko po sa inyo. Yun ay pagdadaanan lamang natin lahat ng mga pagsubok na nangyari sa ating buhay. Ito pong tatlong ingredients na to, yun pong dahon ng laurel at ganun din pong star anise. Or kung halimbawa walang ganito, hindi po, wala po kayong maanuhan ng mga ng mantika at wala po kayong kakayahan na magganito, ang gawin nyo po, halimbawa ay kumuha po kayo ng uling. Oh, ito na, pinakamabisa din po to. Uling, ginawa ko din po to. Kaya lamang, dun po ako sa may harapan ng aming bahay, nakaupo ako doon, naka-Indian seat. At pagkatapos, di may uling na. Ang gawin niyo pong paninde ay kandilang berde or kaya po kandilang dilaw ha. Kasi yan po ay liwanag ng ating buhay. Bago po kayo magpaliyab ng ganyan, ay kayo po muna ay mananalangin. Tapos, halimbawa ito. Ito po yung kandila nating dilaw. Ito, bago po natin bubuksan to, ay kagaya na lagi ko pong sinishare. Kung kayo po ay bago sa video natin, yung lagi ko pong sinishare. Ang kandila po, kahit sa simbahan, bago po ninyo buksan yan, inaalayan po yan ng panalangin. At lahat ng panalangin ay hindi nyo gagamitan ng sana. Sasabihin nyo po dito, ay magkakaroon kayo ng maraming pera. Kaya, bigyan mo ko ng maraming pera or magkakaroon ako ng maraming pera. Matutupad lahat ang mga pangarap ko, mababayaran ko lahat ang aking mga pagkakautang at ang aking mga anak ay makakatapos ng kanilang pag-aaral. Magkakaroon ako ng magandang bahay at magkakaroon ako ng magarang sasakyan. Magkakaroon ako ng maraming milyones na pera sa bangko at magkakaroon ako ng maraming paupahan. Ganun po yung mga laging kahilingan. Memorize ko na kasi mga hinihiling ko rin po ay mga ganyan, mga katularin rin po niyan. Ayan, pagkatapos po niya, ay saka nyo po sisindihan ang ating kandila. Pero, huwag po ninyong, yung gagamitin nyo pong paninde, ay kailangan magsisindi po to. Huwag po yung tetestingin nyo kagad dito. Dapat po testing muna dito kung yun po sisindi. Kapag okay na, di okay na. Sindihan na at bukas dapat kaagad. At pagkatapos,
Yung pong uling, kung kayo po'y marunong magparikit, lalo kayo po'y nasa probinsya, ay nako, matulin po kayo magparikit. Ganyan din po ako, matulin ako magparikit. Kasi nga, kami nga po ay mula sa Batangas, mga Batangay niya, sa bundok. Ayan, parikit-parikit. Kapag po yung uling ay maganda na ang pagkaka-ano niya, tawag dyan, baga, pagkakabaga niya. Ngayon po, maglagay kayo ng star anise. Hayaan nyo siyang umusok. Yung usok po nun ay maganda eh, pataboy sa inyo. Kaya dito po tayo sa ano, wag na kayo lumabas dito na sa mismo para pag usok niyan, diretso na sa loob. Mangangamoy po yan sa loob. At ganun din po, ilagay nyo po yung ate po. Unti-unti nyo kasi baka mamatay yung baga. Unti-unti nyo na lagay yung dahon ng ating laurel. Ayan po ay uusok nang uusok sa atin. Yan po ay makapagbigay pa sa atin ng mga ideas. At lahat ng mga negative sa loob ng ating tahanan ay mawawash out po yan, mawawala po yan. Gawin niyo po yan ng sunod-sunod na Tuesday or kaya sunod-sunod na Friday. Halimbawa, basta gawin niyo ng 7 beses. 7 beses kasi 7, swerte po yan. Ngayon, ganito po. 7 beses, kunyari nagsimula kayo ng Tuesday, Tuesday, sunod Tuesday uli, hanggang makapito kayo. At wag po kayong lalakdaw. Kasi pag once na umabsent kayo ng isa, ibig sabihin po nun, uulit muli kayo. Para po dire-diretso ang swerte, yan po ay tiis-tiis. Talagang yan po ay nagsasacrifice. Naglalaan po yan ng oras para po doon sa ating swerte. Huwag po kayong magmamadali at kailangan ay concentrate. Diba, halimbawa, punta kayong albularyo. Tapos, binigyan kayo ng albularyo, ito, tapos naningil sila. Kaya po medyo malo, sabi nyo, ay, ang mura naman ito, ba't ito yung kamahalang bigay sa akin? Eh kasi po, pinaglalaanan nyo ng, ano, kumbaga, pinaglaanan ng oras, ng nanalangin siya, may orasyon, yung ganon. Kaya yon po ay nagmamahal. Pero kaya ako nga po tinuturo sa inyo, kayo na po mismo. At lalo't kayo po ang nakakaramdam ng mga ganyang hinanaing, mas mabilis po ang talab niyan. Basta with feelings. Baka naman po gumagawa kayo pero tumatakbo sa inyo, iba-iba sa isipan niyo. Why pick din po yan? Kailangan kung ano inyong ginagawa. Tapusin niyo po muna, concentrate doon. Iwaksi muna yung mga kung anong, mga, yan po ay mga bad spirit na parang ginugulo kayo sa inyong ano. Kaya maraming negative sa loob niyo inyong tahanan. Yan po ay ginugulo kayo. Kaya kailangan concentrate at huwag kayong i-ignore niyo yung mga ganon. Tapos ganon din, sabihan niyo inyong anak, huwag maingay. At kayo ay gagawa ng pampaswerte. Ganon. Yun po, para po dire-diretso ang daloy ng swerte at mabilis po mag-boom. Pero sa akin, ako nga po, concentrate ako noon. Kagaya sinabi ko po sa inyo, sinalubong ko po ang bagong taon at binago ko lahat na ayon sa aking paniniwala. Pero, dahil ako'y naging mainipin, almost magpa 5 months din bago po siya dumating. Kaya kung ako po sa inyo, ay kalmado kayo. Darating din po yan. Huwag kayong mainip para lalong, kasi alam niyo po yung swerte, lalong iniintay ninyo ay lalo po yung natagal. Nananadya po yan ng aasar. Ngayon, kung kayo'y maaasar, ay talo kayo, lalo pang tatagal. Pero kung kayo po ay magiging kalmado, yan po ay bibiglain na lang kayo na nandyan na pala at saan nyo lang maalala, ay kaya ako sinuwerte kasi gumawa ko ng ganyan, ganon. Yan po yon. Basta diretso lang ang pagkayod, tapos panalangin sa taas, basta lagi nyo iisipin, kaya yan. Kaya yan ay dumadaan ng mga pagsubok dahil kaya natin yan. Yun lang po. Yun, gawin nyo po ito at ito po ay sinisigurado ko sa inyo, makakatulong po sa inyo. Lutuin nyo po ang inyong sarili sa mga pampaswerteng ganyan at bibiglain na lamang kayo ng swerte na darating sa inyong buhay. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing ko, salamat po.